Hello guys! Welcome back again to our channel. Ito ang ating Biyahing Pilipinas Part 5. So, habang nagbibideo ako guys, sa likod ng multicab ay nakasunod. So, yun nga yung kapatid ko ay nakasunod. Nakamotor lang sila. Sobrang init guys. So, yun nga guys. Nakarating na kami sa aming pupuntahan. And yun nga guys, ang tubig dito ay sobrang lamig. Napakaganda. Kasi, alam mo yung sa sobrang init, pagdating mo dito, pag lublub mo sa sarili mo, ay nako, para kang naka-aircon sa sobrang lamig ng tubig na ito. Ang tubig na ito guys, ay hindi siya pangkaraniwan na like nilalagay lang sa pool. Galing talaga ito sa bundok, yung tubig. O kaya medyo kakaiba siya na swimming pool. So yun nga, ako ay panay lublub ng katawan ko kasi nga hindi ako marunong lumangoy. Kaya hanggang dyan lang ako guys. Sa gilid lang. Of course guys, enjoy na enjoy naman ni Lula yung swimming pool talaga. Pero nilalamig na siya. Sabi niya, yuko na daw. Habang yung papa namin ay nag-entertain sa mga apo niya, okay? Sa mga pamangkin at apo niya. Oh, di ba? Ito yung paligid dito guys, hindi na ako masyado nakapag-video nga kasi syempre pag andyan ka na, mas sulitin mo na yung time kasama sila. So, nung pa-uwi na kami guys, gutom na yung mga kasama ko. So, meron kami pagkain sa likod, kaya yan, ninunguya nila yung mga leftover food. So, pa-uwi na sana kami, pero isa sa mga girlfriend ng kapatid ko, yung parents niya ay nagyaya na kumain daw kami ng buko. Eh, si Martin, hindi siya marunong uminom ng buko guys, kasi hindi pa niya yan naranasan na uminom ng buko na ganyan na nasa ano pa talaga. Yung nasa shell pa niya. Kaya nahirapan siyang uminom. Kasi siyempre kung mapapansin niyo yung ilong niya napaka haba. Tapos siyempre siguro itong kukulat pang sa atin lang. Anyway guys, yun nga guys, pauwi na din kami. Yun lang banding namin that day. Naligo sa spring water pools. Yun nga guys, may nakita kaming durian nung pauwi na kami kaya hindi namin mapigilan yung sarili namin. Kaya bumili talaga kami kahit alam namin napakamahal. 300 per kilo lang naman. So, tigi isang buto lang kami kasi para naman makakain yung iba. So, at the end, hindi naman sila kumain kasi ayaw din nila ng durian. So, kami lang kumain yan ng kapatid ko. Hey guys, na-excite naman kami. So, kaya tingnan nyo naman yung pagmumuka namin dyan. Kalaki-laki. Oh, ayan pa yung isa. Good. Lame. Of course, guys, merong nagbigay sa amin ng kamuti at saging. Kaya yun yung umagahan namin. Saging at kamuti at may kasama pang yung leftover na shrimp. So, ayan nga, guys. Na-enjoy ko naman tong saging na to kasi wala naman to sa England. Kaya sinulit ko nang kumain ng marami. While kumakain kami, nag-iisip naman din kami kung ano ang gagawin namin that day. Hanggang sa yung isa na naming tiyahin ay nagyayaya na doon na daw kami mag-land sa bahay nila. Kaya ayan, sinundo kami sa kanilang maliit na sasakyan. Tuwang-tuwa naman kami dito guys. Kahit na ganito siya, pero naku, sobrang powerful. So habang papunta kami sa tiyahin ko, naisipan naming dumaan muna at dumalaw sa puntod ng lolo ko. Si lolo ko ay sa side ng papa ko. Namatay kasi siya guys noong year 2021 I think. So hindi pa matagal. So bago lang siya nawala. Ayun nga, kasama namin yung lola ko. Si lola kasi yan yung husband niya. So yun nga, nabiyuda na siya noong year 2021.
Sa sobrang init guys, nahirapan kaming maglagay ng kandila kasi natutunaw na din pati yung kandila ng dahil sa init. Papansin nyo, yung iba ay parang putol na oh. Nahirapan kaming patayuin yung kandila guys kasi medyo mahangin and of course yung kandila nga nagme-melt na siya. Hindi siya talaga makatayo guys. Hindi siya maitayo ng maayos kasi nga sa sobrang init pati kandila nagme-melt. And of course by this time si Lula ko ay nag-lead ng prayer para kay Lulo. At sinabi niya yun nga binisita namin siya, andyan kami for him. Hindi ko kasi nakita siya nung namatay siya kasi siyempre that time is pandemic din kaya medyo mahirap din. So yung lola ko, na-meet ko siya year 2018. Yung first time ko na na-meet siya and then bumalik ulit ako pagka 2019. Medyo complicated kasi yung pamilya ko kasi or yung life story ko kasi yun nga recently ko lang na-meet yung family side ng papa ko. So, subaybayan nyo sana kami, guys. Nga guys, pauwi na kami at saka yan nga, andito na kami sa tiyahin ko at pinaghanda nila kami ng alimango, of course, mga seafoods talaga yung mga hinanda nila. And may mga karne, isda, ganyan, pero mainly seafoods talaga. And nakakatuwa naman at nakakataba ng puso na kahit papano is nag-ipor talaga sila for us. Of course, pinatikim namin kay Timothy yung alimango. Parang tinapon pa niya kasi akala niya humangagat pa ipatay na yan. Timothy, what would you call that at Christmas? You'd call it Santa Claus. Did it explode? Yes. Thank you. I have an extra shirt. You do? This time, yung kapatid ko ay nabasa yung damit niya kasi nung pag-open niya nung alimango, yung tubig ay napunta sa kanyang damit. It's protein. That may be why. La, ayaw ko bala kasi ako kay. And of course, guys, after namin kumain, sinabihan ko yung auntie ko na itur niya naman kami doon sa farm niya. Yung farm niya is dinidevelop niya nitong mga nakaraang taon. Kaso lang, yung tawag nito, caretaker ng farm, iumalis, kaya napabayaan. Kaya sabi ko okay lang, basta matur mo lang kami, makakita si Timothy ng mga iba't ibang uri ng hayop dun sa farm nila. So yun nga, habang nakikita ko to guys, naalala ko yung buhay namin ni Lola ko. Sabi ko, ganitong ganito talaga yung surrounding nung tinitirhan namin ni Lola ko dati. Siyempre guys, pag pupunta tayo sa farm, siyempre, kasama na yung papakainin natin yung mga hayop. So, ayan, pina-experience na ulit namin si Timothy na magpakain ng mga turkey. And of course, this time guys, gusto namin masubukan na mahawakan ni Timothy yung turkey. So, ayan na nga. Nabibigatan ata siya dyan kasi medyo malaki din talaga yung turkey guys. And of course, natagaw sa Bisaya pa. Natagaw si Timothy sa kanding, ginoo ko.
So yun nga guys, no, hindi talaga kami pumasyal sa mga mall, hindi kami ganun, hindi kami nag-shopping ng mga ganun ano dyan. Kasi syempre, gusto kong ma-experience ni Timothy itong mga ganitong bagay, no? Napakasimpleng bagay lang, eh masaya naman siya. And of course guys, sa gilid ng lupain ng auntie ko, merong lake or dagat ata to guys na katabi. So, pwede kang manguha ng mga sabi-saya pakinhason. This time, gusto ko sanang ipatry kay Timothy kung paano manguha ng seashells, no? Sa ano, dyan sa gilid ng dagat. Kasi talaga sa probinsya, noon ang mga panahon, kami, ako, naka-experience talaga kung paano kumuha ng mga, ano ba tawag niyan, kinhason, sa Bisaya, shells or whatsoever, ano bang tawag sa inyo. So, suso ba, ganun. So, ayan, sabi ko, Timothy, gusto mong mag-try. So, ayan, pero syempre, that time, wala naman kaming mga boots, wala kaming proper, shoes para gamitin dyan kasi hindi naman pwede na makapaalang kami. Pero itong isang batang ito, ay nako, nagpaalang talaga siya para lang may makuha siya at mapakita kay Timothy. Ayan na nga, pinakita sila kay Timothy na maliit na crab. Tuwang-tuwa naman ito si Timothy. And of course guys, nakarating na kami ng bahay and it's time to collect our clothes sa sampayan. And yun ang ating video for today guys. Sana ay masubaybayan nyo pa yung aming channel kasi mas marami pang exciting part. Thank you guys for watching!